Yo, what's up sa inyo mga peeps at magandang araw sa inyong lahat. Yan, kamusta naman kayo dyan and for today? Okay ba? Okay ba yung intro natin? So for today guys, magre-react tayo sa bagong kanta, no, ni Flo G. Hindi dahil sa fan ako ni Flo G, pero kasi fan ako ni Glock 9. Syempre, curious ako, 'di ba? Curious ako kung anong kanta ito at tungkol saan. Kasi medyo nakaka-curious yung title niya, no? So, Ibong Adarna. So, 'yun. Kaya kailangan natin mag-react dito. Bago tayo mag-umpisa, syempre, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe. Hit the notification bell para kada upload natin ay ma-notify kayo. So, ano pang hinihintay natin? Let's get right into it. Let's go. Okay, so tara, sana natin to. Excited na ako talaga, excited na kaya. Excited na me. Let's go. Flo G, Glock 9. Hey. Pagising mo, buti nakatulog ka. Ako ito, simula nung nangyari lahat to ay binabangungot na. Ligaw na ligaw, di alam kung saan pupunta. Halos malunod na. Dahil hey. Sa pagkatugmok na may halulungkot, kaya lagi nagluluksa. Medyo nabigla ako dun guys, no. So, kung mapapansin nyo guys, no, nag-iba ng iba na ng style, no. Kasi kung hindi mo isasama si Flo G sa XB, no, mag-isa lang siyang gagawa ng kanta. Isa sa napansin ko is yung ano na siya storytelling na yung klase ng kanta niya. Manong napadikit siya at na naipag-collab siya ay Glock, no, kay Sir Aris. Ano na, na-influensya na siya ng ganong style, which is napakaganda. Kaya humanga ako kay Glock 9, kay Francis M, no. Dahil doon sa concept at dahil doon sa style na yon. Dahil yun yung pinaka, kumbaga yun yung ikikip mo talaga. Yun yung napansin ko ay Glock, ay kay Flo G, no. Ngayon. Kahit nakutak ko lang ang kalaban ako ay nagurog. Kahit nasa tinik ako'y nagtusok ay naging tahimik. Hindi na rin para humugot. Iluhan tutulog tuwing nakamukmuk ako sa ilalim ng kumot. Ako ay nabulog. Biktima sa sitwasyon na may aral pa rin mapupulot. Kahit ganda nung lugar, men. Old, ano, vintage house, no? Isa sa nagustuhan ko. Vintage house yung ginamit nila. Paano nakakahinga? Hindi nakatulong yung kasabihan. Pag napagod, kailangan lang magpahinga. Ilang gabi na, nanakadilag pa rin ako kahit gabing-gabi na. Pero hindi pa rin nagmakaawa, kahit nakawawa, tapin-tapin na. Ganda. Ganda ng, nung pagkakonstruct ng lyrics, no? So, yun yung mga isa sa mga na-adapt niya. Ikaw, kamusta ka dyan? Sana hindi mo ito mapakinggan. Kasi ayaw mo sabihin mo sa sinabi ko, ikaw ang pinaparinggan. Sumakay ako sa alam mo kasi akala ko pareho tayo na gusto magkapitan. E di sana din na nag-intera sa interest ko, ito ang bunga ng kapital. Di ko alam. Nice. Gusto ko yung double time na yun. Yung double time na ginawa niya na yun. So sa pagkaka-analyze ko dito sa first verse, no? Siguro kaya Ibong Adarna. Di ba syempre pag Ibong Adarna, pag naiputan ka sa ulo or kung something man sa katawan mo, magiging bato ka. Siguro, itong Ibong Adarna na to, na ito lang yung pagkakaintindi ko. Niloko siya, no, nung babae. Kumbaga naiputan siya ng ibang lalaki sa ulo. Ganun. Parang ganun. Hey, no? Hey. Ganda. Hindi yung babae, ha? Nasaktuhan lang doon ko na i-post. Pero ganda ng lyrics. Ganda ng meaning, no? Ganda ng sinasabi niya doon. Kumbaga ano raw, parang nasasayang yung panahong sila, yung panahong pinagsamahan nila. Hindi na gumising pa. Gusto ko ng medisina para hindi na makadama ng sakit sa tuwi na magmamahit. Bibilin ko agad kung mga managitinda. Ganda. No, kung napansin niyo yung unang kanta nilang dalawa ni Flo G, yung kantang Halik. First verse, second si Glock, no, yung third pumasok si, tsaka pumasok si
si Flo G dun sa halik, no? Pero dito, dito naman, dalawang verse si Flo G, pinakahuli si Glock, no? Ganun talaga pag nagko-collab, no? Pero syempre, nakadepende pa rin kung anong plano yung dalawa, no? Siguro ito lang talaga yung napag-usapan nilang format na ganun nga, Flo G Glock, no? So, okay pa rin. Kasi may ibang mga nagko-collab at na nagko-collab ng ganito, ano, hati talaga. Eh. Ayan, sigla ko, nasa likod. Parang nagsasayaw eh. Eh. Di ko alam kung pwede siya sumali sa ano eh, no? Si Flo G, no? Pwede siya sumali sa Flip Top. Wala lang, na-share ko lang. Pero syempre, mas okay na rin mag-focus din siya sa tugtog. Mas maganda yung karera niya dyan eh. At yun, napansin ko lang yung speed rap niya, ang ganda. No, ang galing, magaling, magaling si Flo G. Wala akong say talaga pag ganyan. Eh... So, dun pa lang lumalabas si Glock. Ganyan talaga pag may nagko-collab, no, sa music video, no. Kahit malayo pa yung part nung kakulab mo, pwede mo na siyang isingit-singit kung pwede sa second verse, sa chorus, no, para malaman nila na nandoon yung kakulab mo. So, kumbaga mapaparamdam lang. Eh. Eh. Oo, tinunggay. Eh, sakit. May ano pa rin talaga, no, yung music video niya. May taste pa rin talaga ng XB. Ganyan kasi, ganyan yung mga music video ng XB, no. Ganyan yung style, yung concept lagi. Pero okay, no. Maganda, maganda pa rin. Magaling naman talaga ang music video pagdating pag XB ang pinag-usapan. Ayun na, Glock 9, let's go! Hey. Gusto ko yung ano ni Glock, yung Cap 7. Ano yan eh? Lucky 7. Hey, ito yung mga gusto ni Glock, storytelling. Eh, ay no. Oh, guys, no. Ayan, kung papakita ko sa inyo, no, yung mga ayan, yung mga picture namin ni Sir Glock, no, ni Sir Aris na napakinggan at nakita ko na rin 'yan. Ayan, no, yung mga pinakita kong picture. Ano siya? Nakita ko na at napakinggan ko na sa personal, Sir Aris, no, na mag-perform. At isa sa kinangako is kahit mabilis siya, kahit speed rap ang ginagawa niya, malinaw, no, malinaw at na maiintindihan mo pa rin, no, kahit sa normal na tenga. Ayun yung maganda. So, yun. Hey! Gusto ko to. Gusto ko to. Gusto ko yung speed rap ni Glock dito, no? Ah, parang medyo ano na, no? Medyo ay di. So, I mean, solid naman talaga ang speed rap ni Sir Glock, no? Halos karamihan na ng rapper ngayon, no? Ayan ang puhunan, speed rap. Hey! Galing. Eh, dalawang verse pala sila. Kaya pala 5 minutes yung kanta. Eh. Ooh, 'di ba? Sabi sa inyo, guys. Ayun yung meaning, ayun yung ano, ayun yung gustong ipahiwatig ng kanta, no, na naiputan siya sa ulo at naloko na naagaw, kumbaga naagaw siya. Hey.
Ganda. Ano mo na, ano no, damandama ko talaga yung kanta, man. Galing, maganda ang ginawa dito ni Blow G. Dito, itong musicality, arrangement, no. Ganda. Tsaka yung meaning mismo. And so hati talaga sila, no? Hati sila doon sa chorus tsaka sa verse, no? Nasaan nating dalawa nang magkasama, wala na, napalitan na ng lungkot ang ligaya, yun ang di ko kaya. Oh, so yun guys, at yun, napakaganda ang tugtugin mula kay Flow G. Yan, grabe. At maraming salamat at kinulab mo yan ulit si Gla, si Sir Aris na si Glock 9. At syempre, bawi-bawi lang din kasi dati kinulab siya ni Sir Aris, tapos ngayon, yun naman nag-collab, diba? So, ang ganda ng meaning ng kanta, no? No, naiputan talaga sila sa ulo. Yun, for the rap, dun sa concept mismo, no, style, ganda. Grabe, grabe. This is on fire, man. This is on fire. So, ayun, siguro agad dito na lang, guys, no? Gusto ko lang talaga mapakinggan to kasama kayo. So, this is my first time na pakinggan to, no? Baka sabihin nyo kasi pinakinggan ko na kanina. Hindi, ngayon lang talaga. So, yun, hanggang dito na lang, guys. At kita-kita tayo ulit sa susunod nating vlog. At don't forget to like, comment, share, and subscribe. Hit the notification bell para kada upload natin yung ma-notify kayo. So, see you. Have a good day. Babush. Peace. God bless.